Itong video natin ngayon ay simple tutorial kung paano maghanap ng font sa internet. May mga cases na kailangan tayong i-design or i-redesign. May specific font tayo na kailangan gamitin. Minsan ay si client may po-provide siyang image na nakuha niya sa internet or na-scan niya. Gusto ni client, gamitin mo yung text, yung font na ginamit dun sa sample niya. Mangyayari, isa-search mo siya online kung hindi ka familiar sa font na nakikita mo sa sample niya. Meron tayong two popular font site, font search site na pwede nating gamitin para matulungan tayong ma-identify, mahanap yung font. Ako, ang una kong lagi ginagamit ay whatfontis.com, saka ito lately lang, ginagamit ko na yung whatthefont. Ang napansin ko sa dalawa, yung whatfontis.com, medyo kailangan laging specific or eksakto yung image na gagamitin mo para mag-search sa website niya. So, hindi pwede yung image na maraming kolorete, maraming distraction. Or I mean, hindi pwede yung letra na maraming distraction sa paligid niya. Ang gusto ni whatfontis.com, kung ano yung letra, yun lang yung i-upload mo sa website niya para madali niyang ma-search, madali niyang ma-identify yung font na hinahanap mo. While ito namang sa whatthefont, may advantage siya somehow na ilang beses ko nang na-try. Kahit hindi ganun kaklaro yung image mo, kahit maraming distraction, kahit maraming kolorete or decoration yung letra na hinahanap mo. For example, pepper, tapos may mga shape-shape sa paligid niya, may heart, may flower, ganyan. Na-identify pa rin niya, na-distinguish niya kung alin yung letra. Kasi magugulat ka, ilalabas niya kung ano mismo yung, anong word yung nasa design. So, doon palang malalaman mo na magaling yung AI ng whatthefont dahil kaya niya ma-distinguish agad kung alin yung hinahanap mong letra. Ngayon, ang paghahanap naman ng font, supposedly basic lang siya eh. Kunin mo yung image, i-crop mo sa mismong font area niya, tapos yun ang i-upload mo sa website, tapos hindi mo lang steps nila, next, 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 ganun lang, tapos i-type mo kung anong letra yung nakikita, ay hinihingi ng website. Ang problema, may chances na hindi agad niya na-identify yung font. So, meron akong na-try na technique na working for me, dahil sa unang try ko, hindi ko mahanap yung letra, pero tin-try ko siya, i-vectorize yung mismong letra. Tin-raise ko in letra, tapos saka ako sinave ng PNG or JPEG. Pag-upload ko sa whatfontis.com at saka sa whatthefont, mas nadadagdagan yung mga result na pinapakita niya compare sa una na wala akong ginawa kundi as simple as exact image in-upload ko sa website. So, yun na lang ituturo ko sa inyo kung paano yung pangalawang mas magandang procedure, mas may result. Sa sample lang natin itong logo na Skype. Actually, parang lahat tayo may quick idea na tayo kung anong font ang ginamit sa Skype na Word. So, itong Skype, we're considering this as a wordmark logo. Klaro naman yung letra niya, S-K-Y-P-E. Ang problema niya dito, itong bubbles, itong mga bilog-bilog na nag-e-enclose sa kanya. So, si whatfontis.com, si whatthefont.com, nagkakaroon siya ng konting problema para i-analyze ano itong image na pinapakita mo. So, mas makakabuti kung i-retrace natin yung mga ilang letra lang naman. Normally, 3 letters lang eh. Helpful na maiintindihan na ng website kung ano yung text na sinubmit mo sa kanila. Pag pili ka ng letra, halimbawa napakahaba. Napakahaba ng word. Aling letra doon ang kailangan mong kopyahin? Or aling letra doon ang kailangan mong bakatin? Tapos para isubmit sa website. Ang pinaka-technique doon, piliin mo yung mga letra na madaling unique kung tawagin. For example, yung P, parang feeling mo marami ng ganyang P.
So, pag pinakitaan ka ni whatfontis.com ng maraming pinakamukha nito, medyo hindi siya helpful para sa iyo. Ngayon, pipiliin mo yung mga mas unique na letra. For example, S, ang para sa iyo hindi mo hindi siya ganun ka-common. At pinakitaan ka ng website ng S, kaya madali mo makikilala. Very good. Yun na lang ang kunin mo. Ngayon, in this case, actually, common na yung letra eh. Sa panta natin, marami siyang kamukha. Pag pinakitaan tayo, medyo malilito lang tayo. But for the sake of makapag-sample tayo, kukunin natin yung letter S, yung letter K, saka yung letter Y. Ngayon, start na tayo. So, ang gagamitin lang naman natin, itong pen tool. Alas ko yung snap to pixel. Tapos, iisa-isahin ko siya. Lagyan ko ng stroke para madali ko makita yung progress ko, yung linya. Up to you. Kung sa tingin nyo, color black, madali mo makita yung line, then walang problema. Kung gusto mong ibang color, na kung ano yung sa tingin mo, nakikita mo yung letra, walang problema sa tracing. So, using pen tool, wala akong hawak sa keyboard. Medyo madahan lang ako para makuha ko yung saktong shape ng letra. Kung kailangan kong i-curve, napapasunod ko agad yung cursor ko. So, mas accurate ang pagkakabakat mo. Of course, mas magbibigay din siya ng mas accurate na result. Actually, pwede mo rin naman bilhin. Pero for me, kung pahihirap ako lang din yung sarili ko mag-search, edi tiyagain ko na maging accurate sa pag-trace ng letra. Remind ko pala, tuwing from dito sa curve, tapos magdidiretso na ako ng line dito sa straight line, i-shift na ako nyan. Ayun o, pag pinindot ko yung shift, dumidiretso na yung curve na guhit ko na susunod. So, pupunta na ako sa area kung saan ko balak itutukan ulit. Mag-shift na ako doon, tapos click. Proceed na ulit ako dito, tapos balik ako sa hindi na ako hawak sa keyboard. Mano-mano na ulit ito. Pulsuhan na lang ng kamay mo sa keyboard. So, meron na tayong S, saka K, letter Y na lang. Curve ulit. Ngayon ko ang question nyo, paano yung mga pixels nakakalat sa paligid? Paano mo malalaman kung saan ka dapat sumunod? Itong mga nasa gilid na to, pixelated na to. So, kumbaga sa print, pag nag-print ka sa inkjet, meron na siyang mga sumabog na ink sa size ng letra. Which is, hindi yun yung kailangan mo. Ang kailangan mo, yung mga solid areas niya. So, yan ha. Meron na tayong S, K, Y. Then, pwede na natin tanggalin ito. JPEG image. Ngayon, kulayan natin ito ng black. Tanggalin natin yung outline. Then, paghiwalay natin sila para mas madali siyang makilala ng whatfontis.com. Problema kasi pag magkakadikit yan, yung whatfontis.com, hihingin niya. Uutusan ka pa niya para paghiwalayin yan, para ma-identify nila. So, para ma-minimize natin yung ganong unnecessary na procedure, dito pa lang, ihiwalay na natin siya. Okay? So, i-save natin siya as JPEG. Size muna natin. Lakihan natin yung size. Gawin natin 800 pixels. Ipasok natin sa isang box na color white. Sa ilalim yung box. Tapos, group natin sila. Group, file, export. Okay. So, meron na tayong na-trace
na SKY at ngayon ay nakasave siya as image na. So, PNG image na siya na merong white box background sa likod. So, pupunta na tayo sa website ngayon, sa What Font is titingnan natin kung paano niya i-detect yung letra. Okay. So, ito na yung whatfontis.com. Simple lang, type nyo lang whatfontis.com. Tapos, itong ABC na ito, click nyo ito. Yan. Ito na yung sky natin. Tapos, kakailangan mo siyang ipasok doon sa search area nila. So, click mo lang next step. So, uulitin niya lang, kukonfirm niya na ito yung kailangan mo. So, next step ulit. I-type mo ngayon yung letra. Kung small s, small s. Kung capital K, i-capital K mo siya. So, in this case, puro small letter lang to. S, K, Y. Next step. So, meron tayong S, K, Y. Marami siyang kamukha, oh. Titingnan mo. Pero, maging mindful ka lang sa mga special features niya na malalaman mo hindi siya eksaktong ganun letra. Titingnan natin. Isa-isa mo lang yan. Up-up mo lang yan. Ito naman, hindi gumagalaw. So, kada up ng font results mo, compare mo lang. Titingnan mo lang sa mata mo kung may pagkakamukha ba sila. Medyo marami lumalabas dito. So, ang characteristics niya talaga nagwa-round siya. Marami siyang kamukha na rounded din, pero hindi kasi yun yung exactong letra niya kung i-compare mo siya dito sa reference natin na tinrace natin. Ito, pag umabot ka na sa part na to, medyo most likely wala talaga hinahanap mo. Sa experience ko yun na, masyado nang malabo pag nakarating ka pa dito. So, ang mangyari, search naman tayo sa What the Font. Ito sa kabila. Ang kinaganda sa What the Font, medyo mas simplified yung procedure niya. Yung next-next niya ay hindi ganun kadami kumpara sa whatfontis.com. Click here to upload an image. Tapos, lakihan natin ng konti yung area niya. Then, click here to identify the selected font. Click natin. Ito, kung mas maganda ang pinakita niyang sample. Swiss at Helvetica. Medyo close yung Y, close yung Y. K, halos para sa K. Mapapansin mo siya dito sa letter S. Dito, mas maiksi yung S niya dito. Yung sa taas. Ito, yung S niya dito, medyo papunta na dito. Tatapat na siya dito. Sa bottom part. Ngayon, kukumpara natin dito sa reference natin. Medyo torn ka between the two. Type natin, ha, Skype. Change text. Oh, ito magandang maganda lumabas dito. Kasi, dito pa lang SKY medyo turn ka. Kakaisip ko ulit yung kamukha. Parang sa P, halos ganun din. Dito mo makikita yung malaking pagbabago. Yung inito sa kanitong ini Swiss. Sa Swiss, medyo content siya. Medyo naka inipit papaloob. While, ito namang Helvetica, medyo naka-scale siya ng proportion. Babalikan natin yung sample, yung reference natin ng Skype. Ito. Dito. Hindi siya naka-condense. Kasi, yung Swiss kanina, halos ganito siya. Yan yung inya. Pero yung Helvetica, almost square na siya. Oh. So, ito ang pipiliin mo ngayon. Helvetica Rounded Bold. Page siya. Ang ginagawa ko dyan, maghahanap ako ng Helvetica Rounded. Tatype ko lang Helvetica Rounded Bold
font free download. Parang iisa-isahin ko yun. Medyo masasawi ka dun sa ibang paakala mo, libre, pero marami kang dadaanan, bilhin yung email address mo, blah, blah, blah. So, it's a matter of tiyagaan ng talaga kung kailangan mo yun at wala kang pambili na $35. Tsatsagain mo yung hanapin yung free version niya. Ngayon, nakapag-download ako ng free niyan. Try natin kung magmamash siya dito. Ha. So, Skype. Type natin. Skype. Helvetica. Helvetica Rounded. Simulan natin sa S. Unahin muna natin i-scale itong S kung magmamatch. Yan. Konting adjustment. Tapos tingnan mo yung opacity niya. Yan. Adjust ulit. Yan, para magmatch siya. Okay? So, balik na sa opacity. 100%. KYPE. Ngayon, expand natin siya. Create outlines, pwede rin. Or object, expand. Create outlines dahil hindi natin pwedeng ganyan yan. Hindi magmamatch talaga yan. Eh. So, imamanual mo siya. Wala kang ibang way kundi gawin yung shape itong live text na to. At isa-isa mo siyang i-adjust. Okay? Dito sa ginawa natin pag-search ng font at pinili natin si Helvetica Rounded, dito pa lang makikita natin na nag-match siya sa reference natin. Kung kukuha kayo ng mga official logos as a reference ninyo, gagawin niyo yung ginawa ko, papakatin niyo din yung letra. The best na gagawin ninyo ay kunin nyo yung logo mula sa mismong website. Kasi sa website nila, liit ng chance na in-stretch nila or shrink nila yung logo nila na hindi naka-scale, hindi naka-proportion. So, most likely, pag kinuha nyo reference yung logo ng Toyota sa mismong page ng Toyota, sa mismong website ng Toyota, most likely, official scale yon. Tama. Okay? So, ayun. Natapos na tayo sa isang simple tutorial kung paano maghanap ng font. Kasi sa experience ko, marami ako nakikita ganyan na nahihirapan sila. Dahil ang unang ginagawa nila, itong mismong image na to, ito ang ina-upload nila sa website, which is mahirap. Di lagi magbibigay ng magandang resulta dahil nako-confuse si website at nadadagdagan yung trabaho niya para i-analyze yung letra ng bawat isa na to. Kaya kung ibabakat mo siya isa-isa, matutulungan mo si website na bigyan kanya ng mas magandang resulta. Okay? So, sa susunod na tutorial ulit, pagka may mga random na naisip lang naman ako na magandang ituro or i-discuss sa mga designer na medyo baguhan at hindi pa alam yung mga ganitong mga bagay, mag-upload ulit tayo ng video. So, palike naman po ng Facebook page ko at pa-subscribe sa YouTube ko at magdadagdag pa tayo ng mas marami pang video. Okay? Salamat sa panonood. Sa susunod ulit. Bye-bye!